Magandang araw po. Topic natin ngayon, palakasin ang inyong baga. In 1 month, 2 months, lalakas po ang inyong baga. Kung kayo po ay maraming plema, dating na TB, dating na COVID, tuturuan po tayo ng ating pulmonologist. Pulmonary rehab po ang kanyang subspecialty, si Dr. Glina Cabrera. Dr. Glina Cabrera, bati po sa nakikinig. Magandang umaga po sa inyong lahat at kinagagalak po. Pupunan na nalito ako ngayon. Yes, so dun po sa mga maraming plema, dating na TB, hindi makahinga, naka-oxygen, may pag-asa pa po kayong matanggal ang inyong oxygen at bumalik sa trabaho. Doktora, bakit sila pupunta sa isang pulmonologist na katulad nyo, isang lung doctor, pero may subspecialty na rehab? Kaya bang lumakas ang baga ng isang tao? Kadalasan po kasi pag ang isang tao ay nagkaroon ng sakit sa baga, ang tendency po kasi niya ay umupo lang at humiga. Kaya lalo pong nangyayari, hindi po maganda ang tinatawag na expansion ng ating baga. And then humihina rin po ang ating tinatawag na pangangatawan, ang muscles natin. Kaya ang nangyayari po, lalo pong lumiliit ang muscles, lalo na po ang muscles ng paghinga. So kailangan po ng tamang paghinga or breathing techniques on top of the regular exercise and diet. Yes. Sabi niyo po, meron kayong mga pasyente naka-oxygen na sa bahay, inuwi na sa bahay, hindi na makahinga, pero natulungan niyo. Ano po ang ginagawa niyo sa mga pasyenteng ito? Normally po kasi, una sa lahat, maturuan sila ng tinatawag na breathing techniques. So, doktora, parang to, papalakasin yung baga in 1 month, may improvement na dapat, ha? So, sundin natin si doktora, tignan natin yung breathing, tsaka yung exercise, lalo na sa probinsya, yung mga walang pera. Diba, doktora? Tama po, Dok. So, kailangan po may tinatawag na first sleep breathing. Hindi po yung parang paghinga na parang binibilisan natin yung paghinga. Yung inhale po sa ilong at buga po sa bibig dahan-dahan. And meron din tayong tinatawag na... Doktora, paano yung paghinga at pagbuga ng first sleep? Sige. Hinga. So, inhale po sa ilong, 2 seconds, inhale. And then dahan-dahan na ang buga, 4 seconds. Parang nagboblow ka ng straw. Opo, parang nagboblow ng straw or parang pag may birthday, dahan-dahan po binubuga po. Ano purpose ng pagblow ng dahan-dahan? Bakit maganda sa baga? Kasi normally po sa mga tao na may tinatawag na air trapping, kung saan di makalabas yung hangin sa mga taong may COPD for example or emphysema. Smoker. Hindi po nila mabuga yung kanilang hangin, naiipon po sa loob. Kaya pagka dahan-dahan po nating binubuga, at least naiubos natin ilabas yung carbon dioxide na tinatawag. And at the same time po, hindi po suddenly magko-collapse yung baga, naka-maintain po. So hindi maganda yung hinga tapos exhale agad? Opo, kasi pag exhale, nagko-collapse din ng baga eh. So, ayaw mo mag-collapse? So, kasi po pag nag-collapse siya, wala na agad hangin. Parang yung lobo nagsara. Yes, opo, so, dapat perfect. Opo. Slowly. Dahan-dahan po siyang lalabas. Ilang minuto, ilang beses? Normally po, we usually advise yung mga tao at least every hour, nagpa-practice po ng first deep breathing at least 10 times every hour. Especially po dun sa may taong may sakit sa baga like COPD or asthma or bronchiectasis. Okay. Tapos, doktora, next, abdominal. Meron po tayong tinatawag na abdominal breathing kasi normally po, kinokontrol po, lalo na po sa mga COPD kasi sa COPD po, expanded na expanded po yung baga nila, wala na pong opportunity na mag-expand pa further. Sagad na po sila. So, we do diaphragmatic breathing kasi pag bumaba po ng kaunti yung tinatawag na diaphragm muscle, nagkakaroon ng konting spasyo po para sa lungs na mag-expand pa po further. And then, pag recoil po ng tinatawag nating diaphragm or pag umakyat po siyang ganun, na itutulak din o nakakatulong sa pagpapalabas ng hangin. Doktora, paano yung abdominal? So, normally po, pag nag-inhale po kayo, medyo lalaki ng kaunti yung chan. Papakita natin. So, lalaki po ng konti yung chan. Kasabay po yun ng first sleep. So, pag-inhale, and then exhale. So, liliit po ng kaunti yung chan. So, inhale, exhale. Last one, doktora. Pakita natin. Inhale, exhale. So, makikita po natin na medyo lalaki po yung chan, and then push din po, exhale. Parang ganun po. Yes, dun po sa mga pasyente, may pag-asa na po kayo. Kanina pinag-uusapan namin ni Dr. Glina Cabrera. Yun nga pong mga pasyente na sobrang daming plema,
pwede po niyang matulungan kayong matanggal yung inyong plema. Yun naman hong mga naka-oxygen na sa bahay. Sabi nga ni Doktora, yung mga patients niya, naka 3 liters hanggang 10 liters ng pag-o-oxygen na ipabalik niya sa trabaho. Yun po ang trabaho at tulong ng pulmonary rehab doctor. Doktora Glina, marami nagsasabi sa aking patient, turo din ni Doc Jubert, sa tamang paghinga, pwede ka mabuhay o hindi mabuhay sa COVID. Diba? Meron na bubuhay, hinga lang eh. O sa pulmonya, o sa emphysema, o sa, diba? Nakakatakot yung plema mo. So, yan. So, meron ka ng pursed lip, meron ka ng abdominal. So, gagawin lang to every hour. Opo. Deep breathing. Opo. At meron pa po tayong tinatawag na active cycle breathing technique. Kung saan po, magdi-deep breathing po muna tayo. Kasi po, usually po, pagka masikip po yung daanan ng hangin, nasisikipan din po yung plema. So, pag nag-i-inhale po tayo, nag-i-expand po yung daanan ng hangin. At the same time po, ang ating baga, nalulusin po yung plema o lumuluwag. Mas madali po siya idura or ilabas. Halimbawa po, nasa klinika po tayo, sasabihin ng doktor natin, hinga malalim, exhale, di ba? Habang nag-i-inhale, exhale po tayo, biglang mauubo po tayo. Kasi yung plema po na nasa ilalim po ng baga ay naiaakyat natin. And then finally po, pagdating po sa dulo or dito sa lalamunan na, ano po ba ang pangkaraniwang ginagawa ng mga pasyente? Pinipilit nila eh. Gumaganon po sila. Ang nangyayari po doon, nagsasara po lalo yung daanan ng hangin at nasusugat ang lalamunan. Kaya po minsan nakikita natin may dugo na kasi nasusugat. Pero ang tama pong paraan ay yung tinatawag na HUFF method or H-U-F-F. So pagka after deep breathing po ng mga apat, yung ikalima na nakaramdam ka na ng plema, parang ibibilo po yung labi natin. Gaganon po tayo. That's what we call po HUFF method para po mailabas. Doktora, makiulit, paano ilalabas yung plema? So after po mag-inhale, exhale po, no? Mga 4 cycles siguro. Panglabas ng plema. Inhale, nandito exhale. Nandito na, inhale. And then exhale. Nandito na po siya yung plema. Yung plema, napaakyat mo na. Gaganon po natin. Hindi po natin ipapersa. Ipupush lang po half natin, lang natin, half po natin, and malalabas po yung plema. Parang binibilog mo yung plema dito. Opo, pag nandito siya, kasi yung hangin po ang supposedly tutulak. Tapos dahan-dahan lang yung hangin, binibilog mo, isosolid mo yung plema mong madilaw. Opo. Para mailabas. Yes po. Eh kung binigla mo lang ng binigla, ano mangyayari? Minsan po yung daanan ng hangin natin, parang nagko-close po siyang ganun eh. Kasi parang akala natin naglalabas tayo ng ketchup dun sa bote. Oh, hindi ganun. Hindi po ganun. So parang yung hangin po mismo ang magpupush siya kanya and yung pressure na binubuo natin. Ah, parang half lang, hangin half lang. Half po siya. Half puff. Pero kailangan po may water din. Kasi may mga, tubig muna. May maganda po may water para medyo malambot-lambot po yung plema. Iwas po sa mga sweets kasi nakaka-ano po siya ng plema. Chocolates po, magkakaroon. Coffee pa minsan po, it will make your phlegm stickier. Kaya masyado pong maraming iniinom minsan mga kababayan natin, mga anik-anik. Pero ang pinaka-effective po sa observation tubig. Is really tubig. Kailangan po ba medyo warm o tap water pwede na? Ideally po, kahit lukewarm po. Warm, wag lang malamig. O maligam-gam na tubig. Wag malamig kasi yung malamig po, irritating din lalo po yun. Lalo magso-solid siya. Opo. At saka usually po, sa mga may sakit sa baga, like asthma or COPD, yung cold po, minsan nakaka-constrict. Sumisikip po yung daanan. So, lalong mas mahirap maglabas ng plema. Oh, hindi na ako nagsabi niya na, si Doktora Glina na, pulmo rehab na. So, yeah. Ang ganda nito, Doktora, yung technique na paghinga pag half labas ang plema. Opo. Diba? So half po siya pero mga may 4 cycles muna siguro or 3 nahinga, na inhale tapos exhale. Tubig. Kasi kung yung plema po nasa ilalim, habang nag-i-inhale exhale po tayo, umaakyat po siya dahan-dahan. And then pag nakarating po siya sa bandang taas after 3 or 4 breaths, saka po natin inhale and then half. Parang ganun po. Nakaupo, nakatayo. Better po na nakaupo kasi para kasi kung naka-slouch naman po, syempre hindi maganda yung flow. Opo. Doktora, tapos ituturo nyo pa yung chest clapping at yes, yung position higa-higa. Yung meron po kasi minsan yung chest clapping, 'di ba? Mm-hmm. Pansinin nyo pag may kaibigan tayo na nauubo, ginaganon natin. So parang Doktora, gawin mo to sa sample natin. Ang kamay po muna una sa lahat na kaganyan ha, may konting space po.
Kasi hindi po ganyan. Kasi mabubugbog po yung ating kababayan or kaibigan. Medyo naka-cup. C-U-P. Cup. Okay. And then, dahan-dahan lang pong ginaganon. Doktora, hindi kailangang malakas. Yung so, iba, kunyari po na ubo po si ma'am or nag-inhale po si doktora, gaganyanin po natin. Hindi na naman yun. Pwede pong ilakas. Yung sakto lang po, kasi minsan po, may iba po masyado mapayat, masakit para sa kanila. So, yung sakto lang po na sa tingin natin mailalabas yung flema. Pwede rin po sa harap. Pwede rin lang po, sa likod. Gaganin yun po. Pati sa babies, pwede yan. Opo, pero siyempre po baby, mas maliit kasi. So, may, ano lang, parang siguro tap lang. Baga? So, normally po kasi dito sa may ribs natin, more or less yun po yung cut-off natin. So, hanggang dito more or less, nandito yung sa ilalim nag-iipon eh. So, habang tinatap po natin siya paakyat, at least po, umaakyat po yung flema. Ah, simula sa baba, paakyat. Okay, itatap lang natin. Kasi usually, by gravity po, naiipon siya sa baba eh. So, kailangan po iangat natin. Positioning. Sa positioning po, minsan kasi, di ba parang sabi ko nga po, parang tubig yan eh. Pag ginagalaw natin, nag-move. Mm-hmm. Kaya po, ideally, bawal po yung lagi nakahiga. Kaya pansinin nyo po, pag lagi nakatihaya or nakahiga ang isang tao, lalo na yung mga may stroke, halimbawa, very prone po sa pneumonia. Kasi po, naiipon yung plema eh. Kaya dapat may side turning po paminsan and then tinatap po natin para malusen siya. So, side to side. So, pwede... Yeah. Doktora, yung ginagawa at ato sa emphysema, yung special position, ano ba yan? 2 minutes. Opo. Yung postural drainage po ang tawag po namin para dyan. Para saang sakit to? Pwede sa lahat? Usually po, pwede po. Pero mostly nagagamit po natin siya sa tinatawag na bronchiectasis. Yung bronchiectasis po, ang nangyayari po sa kanya, may damage po yung daanan ng hangin nila. Dulot ng kadalasan po sa atin, ang number one cause is tuberculosis. So, sa although magaling na po yung kanyang tuberculosis, dahil po may damage na tinatawag, nag-iipon po madalas ang plema. So, minsan mahirap po ilabas. So, yun po yung gamit natin sa half method and postural drainage. Pero may gamit din po kami paghirap talaga kasi yung hindi maka-follow instructions. Meron po kaming tinatawag na flutter devices. Like lung flute or turboprop, kung saan ihip, magbo-blow po sila doon. Maganda ba mag-karaoke? Actually po, maganda po rin yung singing. Basta, wag lang may mga bioris tayong i-share sa ating mga audience. Pero ideally po, singing po is very good kasi, syempre po, pag kumakanta po tayo, nako-control natin yung breathing at the same time, at saka kung kumakanta tayo, na-utilize natin yung respiratory muscles natin, saka yung diaphragm. Kaya nga po, di ba, sa pagkanta, may tamang breathing din. And actually, yung breathing is the same sa tamang paghinga, like the diaphragm at saka pag-expand dito. Yes. Sa drugstore, may nakita po ako mga yung parang inihinihipan para daw lumakas yung kanilang baga. Wala. Chances are po, that's the incentive spirometry. So, ano po siya, may iba po ang itsura niya, bola. Mm-hmm. Yung iba naman po may numbers. Yes, kasi may it numbers. Will reflect the lung volume. Yung bola kasi parang by 500 siya eh. 500, 1,000, 1,500. Unlike po yung isa, may 250, 300 by the hundreds. Pero basically, ang idea po niyan is when you inhale, normally po, makikita nyo gano'ng karaming volume ng hangin ang naipapasok nyo sa lungs. And it's a very good cue or at least alam mo or guide na alam mo na ito na ang hinihinga mo. Kasi di ba pag sinabi mo lang deep breathing, yun lang. Correct. Yung mga may COVID ngayon, doktora, habang naka-isolate, ano bang pwede nilang gawing lung exercises habang nasa room naka-isolate? Normally, deep breathing exercises, especially dun sa mga may COVID. Kasi normally po, di ba ang tendency natin, pag hiningal, nag-hyperventilate tayo. Pagka mabilis po yung breathing natin, ang nangyayari po, we get only small amount of oxygen kasi mababaw lang eh. And then we're blowing off too much carbon dioxide. So, nahihilo po yung person. So, dapat inhale, exhale. And then we could use yung sinasabi niyo po, doktora, na incentive spirometer. But we also can do certain simple exercises. Kumbaga, di ba, sa PE, sa eskwelahan, yung stretching. Stretching, pwede. Stretch side to side, flexibility. Kahit may sakit.
o kailangan walang sakit na? Actually, Doc, sa cases na namin dito sa lung center, kahit naka-intubate, inumpisahan na namin eh. Naka-intubate, nag-exercise na? Opo, pero ina-assist lang po yung tinatawag na passive range of motion because the idea there is to prevent yung shrinking ng muscles. Kasi roughly po, bed-bound o nakahiga ka for a day, you already lose approximately 1 to 1.5% of your muscle strength. Kaya the goal is, as long as stable po, walang ano, halimbawa, hindi naman bagsak yung blood pressure, basta stable po yung vital signs, inuumpisahan na po namin. Sa bahay po, kung naka-isolate, we have programs po, virtually we're doing the rehab exercises. Anong mga sample exercise, Doctor? So, actually po, syempre, ang goal po is yung joints, no? So, kahit sa kamay po, alam nyo po, may patient po kami na sa bahay na naka-ventilator for a year. Minsan po, yung ganyan-ganyan lang, pagod na siya. But after 3 weeks na ibaba na po, yung ventilator setting niya from sa bahay po naka-ventilator, 50% po na ibaba na po namin, nagtatry na po kami mag-wean off. Nag-start lang po kami sa simple flexibility ng wrist, elbows and shoulders, and lifting po ng arms. Kasi minsan po sa may sakit, makakapagod na yun eh. And then we progress by adding simple weights or elastic bands, dun sa medyo mas malakas na. Sa legs naman? Sa legs po, lifting ng legs and ankle. Yung, kunyari, ito po yung paa natin, we do ankle pumps or ankle rotation. And lifting, kung hindi po kaya mag-isa, ina-assist po namin. Pero dun sa medyo malakas-lakas na po yung legs, kasi we don't want the muscles to shrink eh. So we have what we call a cycle ergometer. Parang pedal lang po siya, nilalagay namin sa bed. Tapos pwede niya po ipedal yun habang nakahiga siya. Kasi hindi pa niya kaya umupo minsan or kayang tumayo. So at least we have a cycle ergometer para kahit nakahiga siya kung ganyan, na-exercise yung legs niya. Ayan. Opo, yung bang mga naninigarilyo, doktora, humihina ba ang kanilang lungs? At bakit kailangang ihinto yung sigarilyo na yan? Opo, humihina po ang lungs natin. Actually, habang nagkakaedad po tayo, talagang may natural na paghina. We lose like 20 ml of lung volume as pangkaraniwan. But if you're a smoker, mas mabilis. And then normally po, hindi lang po yung COPD or lung cancer ang pwedeng makuha ng isang smoker. Kasi the chemicals, the 7,000 chemicals and the 70 cancer-causing substance are distributed in all parts of the body. Kaya number one cause po siya ng, kumbaga, top 10 causes of mortality natin, like heart disease, malignancies, and infections po. It increases the chance to develop several infections po. So, ideally po, smoking cessation po talaga ang key. Yes, so sa mga tao na gusto na nilang ihinto yung sigarilyo, kasama na po yung pag-vaping at e-cigarettes, punta lang po kayo sa inyong mga pulmonologist. Ano po yung nabibigay niyong payo para matuluyan na nilang maihinto ang paninigarilyo? Normally kasi po, may iba't ibang motivation po kasi ang tao eh. You have to find or help them find the reason that will make them quit. Yung iba po, health nila. Pero tayo po, akala natin health lang. Pero yung iba po, financial, gusto nila makatipid. Yung iba naman, they want to be role models. So, kailangan po mahanap po nila yung magiging reason nila to quit. And when they finally decide, we have programs po. Like, for sa lung center, we have po the smoking cessation clinic. But we also have a quit line. It's a national quit line. Ano po yung number na yon? It's a toll-free number po. Luzon, Visayas, Mindanao po ang reach po nito. 1-558. And we can provide po advice, counseling doon sa mga tumatawag. At doon sa mga addicted na po talaga sa nicotine, we have what we call the nicotine replacement therapy. Yung pong patch, libre po ba yun? Yes po, we have a patch po na pwedeng ipamigay for free kasi it's a donation po from the World Health Organization. And for those who will need it, pwede po namin ibigay yun and the supply is for 2 months. Opo. So sa mga gustong mag-quit, meron po matutulungan kayo dito sa Lung Center of the Philippines or punta po kayo sa inyong mga pulmonologist. Or pwede rin po sa mga pulmo rehab tulad ni Dr. Aglina Cabrera, Lung Center and Capitol Medical Center. So final words, Doctor. Ang gusto ko lang po let's choose to be healthy for our future and for our country's future as well.